Inimbitahan sa party ang lalaking basurero upang siya ay ipahiya sana. Subalit sa huli ay hindi nila inaakala na sila pala ang mapapahiya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang basurero. Isa sa pinagkukuna ng pera ng binatang si Christian ay ang pagbabasura. Maaga siyang namulat sa realidad dahil walang-wala din ang kanyang pamilya. Una niyang nakita ang kanyang ama noon na namamasura, kaya naman sumasama na rin siya dito hanggang sa nasanay na siya at iyon na ang pinagkukunan niya ng pera. Ngayon ay isang construction worker ang kanyang tatay na hindi rin naman araw-araw na may trabaho, kaya madalas ay kasama niya ito sa pagbabasura lalo na kapag walang pasok ang binata. Tay, doon po kaya tayo sa kabilang baryo? Baka marami po doon. Suhesyon ni Christian sa ama dahil sobrang dalang na lang ng basurang nakukuha nila. Naku anak, malabo doon. Tiyak, wala rin tayong makukuha doon dahil marami ding namamasure. Kanina pa tayong madaling araw nandito. Kaunti na lang, masisinaga na tayo ng araw. Ibenta na lang natin to. Bawi na lang tayo sa susunod. Agad namang napatingin si Christian sa karito na daladala nila. Kaunti pa talaga ang nariyon at tiyak niyang kung ibebenta nila iyon ay kaunting pera lang ang magiging kita nila. Kunti pa kasi nito tay. Uwi na lang po kayo sa bahay tay at ako na lang po ang magpapatuloy. Susubukan ko po doon sa kabilang baryo at baka makahanap ako doon. No? Huwag na anak. Anong oras na rin no? Kumakalam na ang tiyan ko. Umuwi na tayo. Bumawi na lang tayo sa susunod na araw. Sige na po tay. Uwi naman po ako eh bago pa sumakit sa balat ang sinag ng araw. Hindi po ako magtatagal. Sigurado ka? Opo, huwag niyo na po akong alalahanin. Ngiti pa niya sa ama. O siya, sige eto, 10 piso ah. Yan lang laman ng bulsa ko anak eh. Kapag nauhaw ka o nagutom, pauwi mamaya. Ibili mo na lang yan ng tinapay at tubig. Mauna na ako ha, at sumasakit ng likod ko. Sobrang sama din ang pakiramdam ko. Parang tatrangkasuhin ako eh. Huwag na po tay, ibili niyo na lang po ng gamot tong pera niyo. Hindi pa naman po ako nagugutom eh, tsaka uwi rin po ako agad sa bahay pagkatapos kong mabenta ang mga to. Tumangon naman ito bilang tugon, kaya nagpatuloy na rin si Christian sa paglalakad para mamasura. May iba pa rin na pinagtitinginan siya. Kung noon ay nahihiya pa siya lalo na kapag naaabutan silang umaga sa kalsada, pero ngayon sanay na siya. Naisip kasi ng binata na hindi naman makakatulong sa kanya ang tingin ng mga taong mapanghusga, kaya hindi niya na lamang masyadong iniisip ang mga ito. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang isa sa kaklase niyang si Rico na natatawa pa siyang nilapitan. Hoy, anong oras na? Wala na ba talaga kayong makain? Natatawa pa nitong wika. Marami kaming basura sa bahay. Sana sinabi mo na lang sa akin para di ko na lang pinadala sa truck na nangongolekta ng basura. Sa'yo na lang pala sana, rekta. Dagdag pa nito. Rico, marangal ang ginagawa ko at wala akong tinatapakang tao. Wala nga, sino bang may sabi na may tinatapakan kang tao? Alam mo, kung wala kang magawa, umalis ka na lang sa harapan ko, pwede ba? Kailangan kong makabenta ngayon. Pinal niyang wika at umiwas na rito. Hindi na bago iyon sa binata. Dahil noon pa man, madalas na talaga siyang pinagtatawanan at pinandidirihan ng kanyang mga kaklase. Ngunit kahit na ganoon pa man ay pinagsisikapan pa rin niyang mga araw na dumadaan para patunayan sa mga ito na hindi lang siya basta-bastang basurero lang. Dahil tulad ng iba, may pangarap rin siya. Pasado 8:00 nang maisipan niyang ibenta ng kanyang mga nakuha saka umuwi. Masaya naman niyang ibinigay sa mga magulang ang perang kinita niya. Sabi ko naman sa iyo tay, makakahanap pa po ako sa kabilang baryo. Hindi nga lang madami pero may nadagdag naman po kahit papaano.
Osya, salamat naman kung ganun. Magpahinga ka na muna saglit at maglinis ka ng katawan para makakain ka na. Iyon naman agad ang ginawa ni Christian. Matapos nga niyang maglinis ng katawan at makapagbihis ay dumiretso na siya sa lamesa para kumain. Sarap naman po ng ulam natin ngayon, Nay. Nakangiti niyang wika sa ina. Oo naman, binigyan kasi tayo ng talong ni Aling Tinay kaya bumili na lang rin ako ng itlog para makapagtorta tayo. Anak, tapos ka na bang kumain? May sorpresa ako sa'yo. Sambit naman ng kanyang tatay na may matamis na ngiti sa labi. Sorpresa po, Tay? Oo, tada! Magiliw na wika ng ama at sabay pakita sa isang pares ng sapatos na medyo may kalumaan at may kaunting sira. Pero magagamit pa. Ganda naman po niyan, Tay. Saan niyo po yan nakuha? Habang pauwi kasi ako kanina, nakita ko yan sa gilid ng basurahan. Nang tingnan ko, mukhang kasya naman sa'yo kaya kinuha ko na. Masusuot mo to sa paaralan, anak. Kaunting ayos at tinis lang to, okay na. Mapapakinabangan na ulit. Oo nga po, Tay. Sayang naman po yan. Tinapon lang ng may-ari. Kaya nga, o siya, kumain ka na muna dyan at aayusin ko lang mga sira nito para maisuot mo na to sa Lunes, ha? Hindi naman maiwasan ni Christian ang hindi mapangiti. Masaya na siya sa ganoon kasimpleng bagay. Wala naman talaga siyang ibang hangad kundi ang maging maayos lang kanilang buhay at maging malusog silang magpapamilya. Araw ng Lunes, tulad ng nakasanayan, maagang gumising ang binata para magsibak ng kahoy, mag-igib at maghanda para sa pagpasok niya sa paaralan. Nay, nasan po pala si tatay? Maaga akong nagising kanina pero wala na siya. Tanong niya sa ina nang mapansin niyang wala ng kanyang tatay sa bahay nila. Maagang umalis ang tatay mo at may trabaho daw sila ngayon sa ibang bayan. Baka bukas ng hapon pang uwinan eh. Kasi kapag hindi daw nila matapos ang gawain nila ngayon, ipagpapatuloy nila bukas. Ganun po ba? Sige po, Nay. Alis na po ako ah. Aagahan ko na lang po ang uwi mamaya pagkatapos ng klase. Para makahanap pa ako ng panggatong. Wala na pala kasi tayong magagamit eh. Sige anak, mag-iingat ka ah. Opo, Nay. Dali-dali namang nagtungo si Christian sa labas para sana magsuot na ng sapatos nang mapansin niyang isang sapatos na nasa gilid ng pinto. Napangiti siya dahil maayos na ito at malinis. Nak, bilin nga pala ng tatay mo na yan na daw ang suotin mo ngayon dahil maayos at malinis na yan. Naku, muntik pa niyang makalimutan ng damit na pamalit niya kanina. Pero yung bilin niya sa'yo paulit-ulit, di niya nakakalimutan. Naayos na po pala to ni tatay, Nay. Ganda na po, mukhang bago. Siyempre naman, kagabi pinakinis talaga niya yan. Mas inuna niya pa nga yan kaysa magprepara ng mga gamit na dadalhin niya. Yung tatay mo talaga. Matamis namang napangiti si Christian. Marahil para sa iba ay simple lang ang ginagawa ng kanyang ama. Pero sa kanya, malaking bagay na iyon. Pumasok siya sa paaralan na may ngiti sa kanyang labi. Masaya lang siya sa buong araw at pangiti-ngiti lang bagay na napansin ni Rico na nooy malagkit pang nakatitig sa bago niyang suot na sapatos. Teka, parang namumukaan ko tong sapatos na suot mo ah. Saad pa nito? Naku Rico, kamukha nung sayo. Doon na dali-daling tiningnan ni Rico ang palatandaan niya sa sapatos na iyon sa kasya natawa. Greg, hindi lang pala to kamukha nung akin eh. Kundi akin talaga. Talaga? E paano napunta yan sa basurerong si Christian? Natatawa pang wika ni Greg. Yun na nga eh. Sa pagkakatanda ko, tinapon ko na to dahil hindi ko nagagamitin dahil sira-sira na at luma. Pero Greg, magugulat pa ba tayo? Malamang, nakita niya to sa basurahan at kinuha niya. Ay, oo nga pala no. Basurero nga pala siya. Kayong dalawa ha, lagi niyong pinagtitripan si Christian. Pagsingit naman ng isa sa mga kaklase nilang si Irene. Uy, may tagapagtanggol na pala si Christian oh. At si Irene pa talaga. Ano, gusto mo tong basurerong to ha?
May sinasabi ba ako? Masama na bang ipagtanggol ang isa sa kaklase natin? Hindi naman kasi tama yung ginagawa niyo eh. Ano namang masama kung hindi sa kanyang sapatos na yan? At nakuha niya lang sa basurahan. Mas mabuti na yun kaysa ninakaw niya, diba? Tinapon mo na yan, Rico. Galing na nga mismo sa bibig mo, diba? Bakit ngayon napakalaking issue pa rin to nito sa'yo? Issue? Wala akong pakialam sa kanya, Irene. At wala na rin akong pakialam sa sapatos na yan dahil pinaglumaan ko na yan. Yun naman pala eh. Ano pang kinagagalit mo dyan? O baka naghahanap ka lang ng rason para asarin si Christian? Tutal, dyan ka naman talaga magaling eh, sa mang-asar. Ang laki ng oras na nilalaan nyo para mang-asar. Pero mag-aral, hindi. Subukan nyo rin dumalaw sa silid aklatan ha. Di yung puro kayo ganyan. Kala nyo naman talaga, kinaastig nyo yan. Dahil nga sa mga sinabi ni Irene ay tuluyan ng hindi nakaimik si Rico at Greg. Tahimik lang si Irene sa kanilang klase. Pero kapag ito ang nanermon, talaga namang tatatak sa sistema mo. Tila may magandang epekto naman ang paninermo ng dalaga sa dalawa dahil minsan na lang nitong pinagtitripan si Christian. Oo, at nandun pa rin ang senaryo na pinagtatawanan siya ng iilan nilang mga kaklase. Pero hindi na katulad ng dati. Sa pagsisikap ng binata sa kanyang pagbabasura at sa pag-aaral ay sa wakas, nagbunga na ang lahat ng yun dahil magtatapos na siya ng sekundarya. Ibibili kita ng bagong sapatos, anak, para sa pagtatapos mo. Masayang wika ng kanyang ama. Wag na po, tay. Di ko naman po magagamit na yan eh. Nalungkot naman ang mukha ng kanyang ama. Pasensya ka na, anak ha, kung hindi na kita mapag-aaral ng kolehiyo. Ayos lang po, tay. Naintindihan ko naman po eh. Huwag yun na pong isipin yun. Ang mabuti po po, sasamahan ko na lang kay ni nanay na bumili ng bagong damit para sa pagtatapos ko. Yung ibibili nyo sana para sa akin ang sapatos po, ibili nyo na lang po para sa sarili nyo. Sasama po ko para makapili. Pag-iiba na lamang niya sa usapan. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Wala man silang bonggang handaan, hindi tulad ng iba niyang mga kaklase na may kanya-kanyang ganap, ay masaya pa rin si Christian dahil kasama niyang kanyang nanay at tatay. Sa katunayan, pagkatapos ng seremonyas ay kasama niyang ama na mamasura. Hindi naman sila nabigo dahil marami silang naebenta at medyo malaki din ang kanilang kinita. Nak, pumunta ka dun sa karinderya sa tapat, bumili ka ng panset, at bibili rin muna ako ng tinapay dito. Yan na lang ang handa natin ngayon sa pagtatapos mo eh. Medyo huli na dahil anong oras na din. Pero kaya pa namang ihabol, di ba? Opo naman, tay. Masarap din ang panset, pampahaba ng buhay. Ngiti niya at sinunod na ang ipinag-uutos ng kanyang ama. Hindi na nagpatuloy si Christian sa kolehiyo dahil wala na talaga silang pera para sa pag-aaral niya. Sinubukan niya ring maghanap ng trabaho pero hindi siya tinatanggap dahil ang iba'y hanap talaga ay isang college graduate, ang iba naman hindi pa naghahanap ng tauhan, kaya naman ipinagpatuloy na lamang ng binata ang nakasanayan niyang pagbabasura. Inaamin niyang naiinggit siya sa mga estudyanteng madalas niyang nadadaanan na nakasuot ng uniforming pangkolehiyo. Pero dahil nga sa hirap ng buhay ay hindi niya na lamang iyon masyadong inisip. Kahit papaano'y nagpapasalamat na lamang din siya dahil sa malaking tulog na rin ang kinikita niya sa pagiging basurero para sa kanilang pang-araw-araw. Minsan ay taga-deliver din siya ng mga tubig sa mga bahay-bahay sa baryo, bagay na labis niyang pinasasalamatan. Hanggang isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nangyari habang nasa kalsada siya at namamasura. Nakita niya kasi ang isang magandang babae na lumabas sa kotse nito na paharabang may tinatawagan. Madilim na noon at madalang lang din ang dumadaan sa gawing iyon. Pauwi na sana siya nang makita niya kung paano hinablot ng isang batang kalye ang cellphone ng dalaga. Mabuti na lang at naging alarma siya at naiharang niya agad ang dala niyang kariton dahilan para bumagsak
ang batang lalaki. Aray! Aray! Pamimilipit ng bata. Hala! Kuya, anong ginawa mo? Ayos ka lang ba, bata? Nag-aalala pang wika ng dalaga. Hindi naman makapaniwala si Christian sa narinig dahil nagawa pa talaga nitong mag-alala sa bata, gayong siya na nga itong ninakawan. Dali-dali namang kinuha ni Christian ang cellphone at ibinigay sa dalaga sa kanya tinulungan ang batang makatayo. May gamot ako sa kotse. Teka ha, kukunin ko. Paupuin mo muna siya dyan sa gilid, kuya. Mas lalong namangha ang dalaga dahil ang babae pa talaga ang gumamot sa sugat ng batang kalye. Oh, ayan, tapos na. Masakit pa ba? Hindi na po masyado. Bakit mo naman kasi hinablot ang cellphone ko? O nga naman, kabata-bata mo pang tao, marunong ka nang magnakaw. Si Christian naman ang nagsalita. Pasensya na po, gutom na po kasi ako eh. Gutom ka? Eh, bakit? Cellphone ang kinuha mo. Nakakabusog ba ang cellphone? Hindi po. Hindi nga ako marunong magbasa eh. Yun naman pala eh. Bakit mo nga hinablot ang cellphone ko? Hindi mo naman pala magagamit. Ibebenta ko po sana para magkapera at makabili ako ng makakain. Hoy, kahit ano pang dahilan mo, hindi pa rin tama ang ginawa mo. Sana nang hingi ka na lang kaysa ganyan ang ginagawa mo. Pangaral ni Christian dito. Pasensya na po talaga. Sinubukan ko naman po eh, pero wala pong nagbibigay sa akin. Napailing si Christian at kinuha ang perang nasa kanyang bulsa. O eto, kinita ko yan ngayon sa pamamasura. Sayo na, hindi pa naman ako masyadong gutom at pag uwi ko sa bahay, tiyak na may pagkain iniwan ng nanay ko sa akin. Ah, hindi na. Ako nang magbibigay. Itabi mo na lang ang perang yan. At alam ko namang kailangan mo rin yan. Kinuha na nito agad ang kanyang pitaka at binigyan ng 1,000 ang batang lalaki. O, ayan ha. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo dahil masama yun. Naintindihan mo ba? Opo, salamat po. Dahan-dahan lang ha. Huwag kang tatakbo at may sugat ka pa. Bilin pa ng dalaga sa batang papalayo. Laki naman ang binigay mo sa bata. Tanong niya agad dito. Pera ang kailangan niya kaya binigay ko sa kanya. Para na rin bukas, may pera pa siyang pambili. Eh baka rin may mga kapatid pa siya. Marami na siyang mabibili sa perang yon. Pambihira, bait mo naman. Ikaw na nga muntik manakawan eh. Muntik lang naman. Tsaka bata pa naman yun, kaya pang ituwid. Ikaw nga eh, naawa ka rin dun. Gusto mo pang ibigay ang pera mo kahit alam mo naman na kailangan mo din. Ganun talaga. Ramdam ko kasi kung anong nararamdaman niya. Siguro, pero salamat at tumulong ka rin kahit nasugatan yung bata. Ako nga pala si Cheryl. Sabay lahad sa kamay. Ako naman si Christian. Pero di na ako makikipagkamay ha. Madumi ang kamay ko eh. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ginagawa mo dito. Gabi na. Pauwi na ako. Ikaw, umuwi ka na rin. Huwag ka nang hihinto dito sa susunod dahil delikado. Medyo madilim pa naman. May tinatawagan kasi ako eh, pero di bale. Salamat ah. Gusto mo bang sumakay na? Hahatid na kita sa inyo. Eh, naku, wag na. May dala akong kariton. Isa pa, malapit na rin naman dito ang bahay namin eh, kaya ayos lang. Salamat. Tumango naman ang dalaga saka sumakay na sa kanyang kotse. Umalis naman din agad si Christian nang makitang nasa malayo na ito. Manghang-mangha siya sa dalaga dahil kahit halata namang mayaman ito ay hindi ito maarte. Bukod doon, mabait din ito. Nagdaan ng ilang araw at nagkita nga silang muli ni Cheryl kaya doon na siya niyaya ng dalaga na kumain sa karinderya, bagay na ayaw niya pa sana pero dahil nagpumilit ang dalaga kaya wala na rin siyang nagawa pa. Kumakain ka pala dito? Oo, ang totoo niyan. Madalang lang. Minsan kasi, yung kapatid kong nagdadala sa akin dito kaya nasanay na rin ako. Isa pa, totoo naman ding sulit ang pera mo kapag nasa karinderya. Kesa sa mamahaling restaurant, no? Hindi mo maintindihan ang lasa ng pagkain? Tawa pa nito. Talaga ba? O naman, bakit? Ano bang inaakala mo? Na porket mayaman ako, hindi ako sanay sa mga ganito?
Oo, minsan nga ang arte niyo eh, kaya namangha talaga ako. Alam mo, kahit may kaya kami sa buhay, hindi kami pinalaki ng mga magulang namin na maarte at mayabang. Lalo na yung kapatid ko. Tahimik lang yun, pero kapag napikon yun, sumasabog din yun na parang bulkan. Sino ba yung kapatid mo? Lalaki ba? Hindi, babae. Teka ha, papakita ko siya sa'yo. Doon na kinuha ng dalaga ang kanyang cellphone at pinakita kay Christian ang kasama niyang babae sa larawan na sinasabi niyang kapatid nito. Teka, kaklase ko yan ng high school ah. Wika niya agad nang mamukaan niya ang babae. Talaga? Kilala mo pala si Irene? Oo, si Irene nga. Kaklase ko siya sa high school. Tahimik nga lang yan sa klase pero matalino din. Naalala ko noon, minsan niya na rin akong pinagtanggol sa mga kaklase naming mapang-asar eh. Talaga? Liit pala talaga ng mundo, no? Ah, so ikaw pala yung sinasabi niya sa akin, nakaklase niyang basurero na madalas pinagtatawanan at pinandidirihan? Ako nga. Ganun ba? Ako, maski ako naman siguro. Pagtatanggol din kita, no? Nasa ibang bansa ng kapatid kong yun. Doon na siya nag-aral ng kolehiyo at magtatapos na rin sa susunod na taon. Nakakatuwa naman kung ganun. Matalino din yun eh. Kaya tiyak na magtatapos siyang may parangal na makukuha. Kahit walang parangal, ayos lang no. Proud pa rin ako sa kanya. Ikaw ba? Wala ka bang balak mag-aral ulit? Sayang naman. Ganun talaga siguro. Sa amin kasing mahihirap, nasa dalawa lang yan. Makakapag-aral ng kolehiyo o hindi. Tanggap ko naman na, matagal na rin, na hindi talaga ako makakapag-aral ng kolehiyo dahil walang-wala kami. Kung pwede ko nga lang triplehin ang katawan ko eh, para lang kaya kong kumuha ng tig-tatlo o tig-apat na trabaho, gagawin ko. Mahirap kasi talaga kapag wala kang natapos eh, dahil titingnan ka nila mula ulo hanggang paa, na para bang sila na mismong may gawa ng buhay mo. Masanay ka na, nasa Pilipinas tayo eh. Kaya lahat ng panghusga ay nandito na. Papabor din sa iyong panahon. Basta't maniwala ka lang, ha? Ngiti ni Cheryl sa kanya. Hindi malaman ni Christian pero may mga oras na gumagaan ang pakiramdam niya sa simpleng pagngiti lang ng dalaga. Simula nga nooy naging magkaibigan na ang dalawa. Sa tinagal din na nakilala ni Cheryl si Christian ay doon niya napagtanto na sobrang sipag nito. Formal din niyang nakilala ang mga magulang ng binata dahil ipinakilala siya nito sa kanila. Natutuwa naman ang dalaga dahil sa tuwing bumibisita siya sa bahay ng mga ito ay hindi nawawala ang ngiti sa mga ito. Ang daya talaga ni tatay oh. Kapag ikaw nandito, handa talaga niyang isakripisyo ang alaga niyang manok. Natatawang wika ni Christian. Lahat naman tayo makakakain eh. Tsaka pinangako ko rin talaga sa sarili ko na kapag nakadala ulit si Cheryl dito, magtitinolang manok tayo. Wala na kasi akong ibang naisip na ipapaulam dito sa bisita natin eh. Nakakahiya naman. Naku tay, ayos lang po. Kayo naman. Hindi naman po mapili ang tiyan ko. Nag-abala pa po kayo eh. Pwede naman po tayong mag-order na lang ng pagkain. Ay, hindi pwede iha. Ikaw ang bisita namin dito. Kaya nararapat lang na asikasuhin ka namin. Wala kang ilalabas na kahit piso. O siya, pagsaluhan na natin tong pagkain habang mainit pa. Masaya nga nilang pinagsaluhan ang pagkain at nagkwekwentuhan pa habang nagtatawanan sa hapagkainan. Ilang buwan pa ang nakalipas sa paglalim ng kanilang pagkakaibigan ay tuluyan na nga silang nahulog sa isa't isa. Kaya naman hindi na pinatagal pa ni Christian at lakas loob na siyang nanligaw sa dalaga. Alam kong napakalaya ng estado natin sa buhay. Pero hindi ko rin siguro mapapatawad ang sarili ko kung hahayaan kong ilihim na lang ang tunay kong nararamdaman sa'yo, Cheryl. Ang totoo niyan, ilang beses ko na rin tong inisip. Dahil bukod sa wala akong karapatang ligawan ka, wala rin akong mabibigay sa'yo. Napayuko na lang si Christian habang sinasabi niya iyon sa dalaga kaya inangat ni Cheryl ang kanyang ulo.
Ang baba ng tingin mo sa sarili mo, Christian. Hindi rin naman importante sa akin ang agwat ng estado natin sa buhay eh. Dahil kung anong nararamdaman mo, ganun din ang nararamdaman ko. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa sinabing iyon ni Cheryl. Teka, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, gusto rin kita. Sa tinagal ng pagsasama natin bilang magkaibigan, mas napatunayan ko kung gano'ng kakabait, kasipag at kamapagmahal sa pagiging determinado at prosigido mo. Nahulog ako at hindi ako nagsisisi na mahal kita. Halos hindi maibuka ni Christian ang bibig dahil sa labis na kagalakan. Hindi niya kasi lubos na aakalain na parehas lang pala sila ng nararamdaman ng babaeng mahal niya. Nagkaroon nga sila ng relasyon at legal iyon sa pamilya ni Christian. Dahil nga rin doon ay halos araw-araw nang umaalis ang binata para subukang muli ang kanyang swerte sa paghahanap ng trabaho. Ngunit hindi niya malaman kung bakit lagi siyang umuuwing bigo. Ano bang ayaw nila sa akin? Masipag naman ako eh at mabilis matuto. Pwede naman nilang subukan ang kakayahan ko bago nila ako tanggihan. Hinanakit niya sa harap ng kanyang nobya. Ganun talaga. Wala naman tayong magagawa eh. Pagod na ako sa sitwasyon ko, Cheryl. Hindi pa nga nagagawang makapagpahinga nila nanay at tatay sa pagkayod. Dahil maski ako walang magawa at maitulong. Huwag mo na kasing tanggihan ang alok ko. Ang tinutukoy ng dalaga ay ang alok niya sa nobyo na pabalikin ito sa pag-aaral, bagay na lagi namang tinatanggihan ni Christian dahil ayaw ng gastusan siya ni Cheryl. Cheryl, napag-usapan na natin yan, diba? Oo nga, at nakinig naman ako, diba? Ngayon na nobya mo na ako at hinayaan mo na ako makapasok sa buhay mo. Hayaan mo akong makatulong. Kung iniisip mo na maling tulungan kita dahil babae ako at lalaki ka, at ayaw mong may masabi ang mga tao, ano naman ngayon? Buhay natin to. Kapag nakapagtapos ka, maraming mag-aagawang posisyon sa'yo dahil masipag ka, magaling at matalino. Bilang nobya mo, syempre, ayoko namang manatili na lang na ganito. Walang nagagawa para sa'yo. Kaya sige na, hayaan mo na akong tulungan ka. Ramdam ni Christian ang malaking kagustuhan ng nobya para matulungan siya. Kaya doon na siya napaiyak. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Cheryl. Salamat ha. Saka mo na ako pasalamatan kapag nakapagtapos ka na, okay? Sa ngayon, wala kang ibang gagawin kundi ang mag-enroll. Mag-aral ng mabuti at gawin ang lahat ng kaya mo. Hindi ako magiging hadlang sa mga plano at pangarap mo sa buhay. Mahal kita at wala akong ibang hangad kundi ang tagumpay mo. Doon na nga niyakap ng binata ang nobya. Tinulungan ni Cheryl si Christian na makabalik sa pag-aaral, kaya naman hindi lang ang binata ang masaya, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang. Kahit pa man nakakaramdam din ng mga ito ang hiya dahil kaunti lang ang naibibigay nilang suporta sa anak pagdating sa pinansyal. Hindi naman binigo ng binata ang mga taong hindi nawala sa kanyang likuran. Dahil makalipas ng ilang taon, ay nakapagtapos na rin siya sa pag-aaral. Sa mismong graduation pa niya ay naroon din si Irene na kapatid na Cheryl para makidiwang sa kanyang tagumpay. Galing nga, congratulations! Ngiting bati ni Irene sa kanya. Salamat Irene at salamat din sa pagtatanggol mo sa akin noon, kinariko at Greg. Alam kong sobrang tagal na noon at marahil limot mo na. Pero sasabihin ko pa rin dahil hindi ko nagawang magpasalamat sa'yo noon eh. Ano ka ba? Walang ano man yun oh. Masaya lang ako na natupad mo ng isa sa mga pangarap mo. At masaya din ako dahil ikaw ang nobyo ni ate. Alam mo ba? Nung una, lagi ko talagang kinukontra ang mga nagiging nobyo ni ate. Pero sa'yo, nung nalaman kong ikaw ang lalaking gusto niya, wala siyang narinig sa akin. Alam ko kasi na mabait kang tao. Salamat ah. Basta ha, kahit pabait ka, dapat masisiguro ko pa rin na hindi mo sasaktan si ate.
kundi ako ang mga kalaban mo. Oo naman, mahal kong ate mo. At hindi ko magagawang saktan siya. Isang ngiti ang pinakawalan ni Irene. Ganoon din si Christian. Natigil lang sila sa pag-uusap nang lumapit ang mga magulang ng binata kasama ang nobya niyang si Cheryl. Nakapagpa-reserve na ako ng isang restaurant para sa 5 tao. Nakumbinsi ko na rin sila nanay at tatay na sa restaurant na tayo kumain para naman makakain tayo doon ng sabay-sabay. Nakangiting wika ni Cheryl. Talaga? Galing naman. At nakumbinsi mo ang mga magulang ko? Etong nobya mo anak, ang kulit, hindi kami makatangki. Natatawang sumbong na rin ang kanyang ina na siyang ikinatawa na rin nilang lahat. Masaya at sabay-sabay silang nagtungo sa restaurant para doon ipagdiwang ang pagtatapos ni Christian. Ilang araw din ang nagdaan ay si Cheryl na din ang tumulong sa binata para makahanap ito ng maayos na trabaho. Labis-labis ang pasasalamat ni Christian sa nobya dahil agad itong natanggap. Huwag kang magpapasalamat sa akin dahil hindi naman ako nagpapasok sa iyo eh. Nakita lang talaga nila kung gaano ka kagaling, kaya tinanggap ka nila. Kahit ano pang sabihin mo, sa'yo pa rin ako magpapasalamat. Dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Hindi ko nakikita ang sarili ko na nasa gantong sitwasyon ngayon kung hindi dahil sa'yo. Mahal na mahal kita. Christian, bali wala lang lahat ng tulong ko kung ikaw mismo hindi tutulungan ng sarili mo. Nagawa mo to at naging posible ang lahat dahil masipag ka at magaling. Ako, taga-suporta mo lang ako, kami nila nanay at tatay. Ikaw ang may gawa ng lahat ng to sa sarili mo, kaya dapat mo rin pasalamatan ang sarili mo, ha? Ngiti rin ito sa kanya. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Christian. Madali lang din siyang napromote dahil sa kanyang angking galing. Kaya naman, hindi na niya pinagtrabaho ang kanyang mga magulang. Inayos na rin niya ang luma nilang bahay at ngayon ay may pangalawang palapag na ito. Naging komportable ang kanilang pamumuhay at nagagawa niya na rin i-date ang nobya sa mamahaling restaurant. Bila ng mamahaling regalo at ipasyal sa kahit saang lugar. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Masaya na ako na magkasama tayo. Nagkakaroon tayo ng oras isa't isa. Kahit sobrang abala mo na. Kahit gaano pa ako kaabala, bibigyan pa rin kita ng oras. Abala ka rin naman nun ah. Pero nagagawa mo pa rin akong bigyan ng oras at panahon. Kaya ganun din ang gagawin ko sa'yo ngayon. Bukod sa magandang takbo ng buhay at karera ni Christian ay ganoon din ang kanyang buhay pag-ibig. Naging masaya sila lalo ni Cheryl sa pagdaan ng ilang taon. Hanggang isang araw, saktong pagdating ni Christian sa bahay nila ay sinalubong agad siya ni Irene na mukhang hinihintay talaga siya. Oh, ikaw lang nandito? Tanong agad ng binata sa kanya. Oo, wala si ate. Nandito ako para ibigay sa ito. Sabay abot sa isang nakatuping papel. Agad namang iyong binasa ni Christian at doon niya nakitang isa pala iyong invitation card galing sa kanyang kaklasing si Rico para sa kaarawan nito. Naaalala mo pa naman siguro si Rico, ano? Tanong ni Irene sa kanya. Oh, bakit niya kung iniimbita sa kaarawan niya makalipas ang ilang taon? Nagbago na ba siya? Mahina namang natawa si Irene. Hindi sa ano ah, pero yun, magbabago. Imposible. Eh, bakit niya ako binibigyan nito? O baka naman para sa ito. Nagkita kasi kami dati ng klase na babae na siyang nobya na ni Rico ngayon. Kaya ayun, binigyan niya sa akin ang invitation card. Namang problema siya dahil hindi niya raw alam kung saan ibibigay ang card na para sa'yo. Kaya sabi ko, ako na, dahil minsan naman kitang nakikita eh. Para sa'yo talaga yan dahil meron din ako niyan. Pero alam mo ba, sakto lang talaga na ako ang kumuha niyan dahil kinumpara ko yan sa card na nakuha ko. At hulaan mo kung bakit
ka nga ba inimbitan ni Rico? Kahit ayaw na ayaw niya naman talaga sa'yo. Saglit namang napaisip si Christian. Para makapag-usap kami? Alam mo, masyado kang positibo ah. Siyempre hindi, no? Para ipahiya ka. Tingnan mo kung anong dapat isuot mo dyan na attar. Nakalagay dyan, costume, eh dito sa akin black and white na damit. Sa narinig ay doon na kinuha ng binata ang card ni Irene saka ikinumpara sa kanya. Diba? Magkaibang magkaiba. Ibig sabihin, sinasadya ka ng imbitahan makalipas ang ilang taon para ipahiya ka. Ay naku, yung Rico na yan, ang epal pa rin. Hindi pa rin nawawala sa isipan ng pagiging hambog at mahangin. Inis talaga ako sa lalaking yun. Pupunta ka ba? Hindi no, babalik na ako sa Amerika bukas. Kaya nga tulog si ate dahil ihahatid niya ako. Ba't mo na ako pupunta sa party ng lalaking yan? Ayoko nga sa kanya, di ba? Ihirap niya sa binata. Ikaw, huwag mo sabihing pupunta ka. Oo, pupunta ako. Ano? Pupunta ka? Seryoso ka ba? Hindi makapaniwala si Irene pero may ibang plano ang binata. Nang sabihin naman niya dito kung ano ang plano niya ay doon na napangiti ang dalaga na para bang gusto rin to ang binabalak ni Christian. Kinabukasan nang magkita sila ng nobyang si Cheryl ay doon na kinumpronta ng dalagang kanyang nobyo. Sinabi sa akin ni Irene ang party nung kaklase niya dati na lagi kang inaasar. Huwag ka na lang pumunta doon. Tila nag-aalala pa nitong wika. Doon na rin sinabi ni Christian ang talagang plano niya para na rin huwag nang mag-alala ang kanyang nobya. At tulad ni Irene, hindi na rin nagsalita pa si Cheryl. Sa araw mismo ng kaarawan ni Rico ay pinaghandaan talaga iyon ni Christian. Ayaw niyang maging katulad nitong hambog pero kailangan niya rin gawing iyon para matigil na ang binata sa kakaasar sa kanya. Plano niya kasing pumunta sa party pero susundin niya kung anong kasuotan ang nakalagay sa card na nakita niya kay Irene. Magsusuot siya ng magara para kapag nakita siya ni Rico at ng iba nilang kaklase noon na lagi siyang pinagtatawanan ay wala nang masabi pa sa kanya. At iyon naman ang nangyari dahil kinagabihan, pagdating na pagdating niya sa lugar kung saan gaganapin ang party ni Rico, ay nakita niyang nasa labas ang iilan sa mga kaklase niya, kabilang na si Rico at si Greg na parabang inaabangan talaga ang kanyang pagdating. Taas noon naman siyang lumabas sa kanyang kotse, bagay na siyang kinagulat ng mga taong naroon, lalong-lalo na si Rico na hindi agad nakapagsalita nang makita siya. Christian? Halos hindi makapaniwalang sambit ni Rico. Si Christian yan? Ba't kanyang suot niya? Namali ba ako nang bigay ng card? Pabulong na wika ng nobya ni Rico na hindi naman nakaligtas sa pandinig ng binata. Maligayang kaarawan, Rico. Ba't kayo nandito sa labas lahat? Nandito ba sa labas ang party o nasa loob? O baka naman may hinihintay kayo? Sino? Ako? At kung anong costume ba ang susuotin ko? Ngiti niya dito. Bakit yun ang suot mo? Paano mo? Sa nauutal pang wika ni Rico. Sabihin na lang nating mahal talaga ako ng Diyos, kaya hindi niya ako hinayaang pumunta dito para lang may mapagtawanan kayo. Huwag mo nagsisihin ang nobya mo, dahil hindi naman siya namali ng bigay ng invitation card. Dahil mukhang para naman talaga sa akin ang card na may nakalagay na mag-costume. Pero pasensya na ha, kung nadismay ako kayong lahat. Naghintay pa naman kayo ditong lahat at mukhang nakahanda na rin ang mga cellphone nyo para kumuha ng mga video. Sa muli, pasensya na kung hindi ko nasunod ang gusto nyo dahil unang-una, hindi ako clown. At hindi ako nabubuhay at lumalaban ng patas para lang sa ikasasaya nyo. Alam nyo kung anong pinagdaanan ko. At hindi ko lubos na aakalain na may mga taong katulad nyo na ikakasaya ang pagkapahiya ng iba. Sana sinabi niya lang sa akin na gusto niya palang may special performance. Diba? Yung ako para sa kaarawan ni Rico.
para sana nakapag-practice man lang ako. Teka, nakasakay ka sa mamahaling kotse. May suot kang damit na decente. Na dinisenyo ng kilalang designer. Ibig sabihin, hindi ka na... Hindi na ako ano? Hindi na ako basurero? Marahil hindi ko na nga yung ginagawa. Pero gusto kong wag niyong burahin ang pagkakakilala niyo sa akin bilang isang binatang basurero. Dahil proud ako na isa akong basurero. Dahil doon ko ginapang ang baon ko. At ang iba kong gastusin, may pangarap din ako. At ang pangarap kong yun ay natutupad ko na paunti-unti. Hindi naman siguro ikabibiyak ng mga puso niyo, no? Kung hindi na ako ang dating Christian na lagi niyong hinahamak, ano? Dahil gusto kong malaman niyo na hindi na ako papayag na hamakin niyo pa ako ulit at pagtawanan. Walang nakainik sa mga ito ng mga sandaling iyon. Titig na titig lang sila kay Christian na para bang hindi pa rin makapaniwala na ang dating basurero ay isa ng mayaman at may maganda ng katayuan sa buhay ngayon. Aalis na ako, pero bago ako umalis, gusto ko lang ibigay sa iyo ang regalo ko. Kahit pa paano, nagawa ko pa rin mag-isip ng ireregalo sa iyo, ah. Huwag kang mag-alala. Hindi yan regalo na ikakapahamak mo. Hindi naman ako katulad mo eh. Sige na, alis na ako. Alam ko naman na ako lang hinihintay niyo eh, kaya pwede niyo nang simulan ang selebrasyon sa loob. Isang ngiti ang pinakawalan niya dahilan para makita niya ang reaksyon ng mga ito. May ilan na napayoko dahil sa hiya. May ilang nainis at may ilang hindi na makatingin sa kanya ng diretso. Ngunit kahit na ganoon pa man ay hindi na nag-abala pa si Christian na magtagal at umalis na rin agad sa lugar na iyon. Nang sabihin naman niya sa kanyang mga magulang at sa nobyang si Cheryl ang tungkol sa nangyari, ay natatawa na lang ang mga ito. Dapat lang na ginawa mo yun, no? Para matigil ng lalaking yun. Ayoko naman sanang gawin yun eh. Kaya lang, naiinis ako. Bakit kaya ganun siya, no? Silang lahat na nandun. Dapat ba talagang ibase nila sa estado ng buhay ng isang tao ang respeto nila? Ganun ba talaga dapat? Hayaan mo lang sila. Wala naman kasi silang ibang alam na gawin eh, kundi ang pagtawanan ng ibang tao. Napakababaw ng kalagiyahan nila sa totoo lang. Ay, basta. Hindi ko na sila iisipin pa. Ang mahalaga sa akin ay kayo. Hindi ko na pagtutuunan ng pansin ang mga taong kagaya nila. Hindi rin ako tutulad sa kanila. Alam naman ni Christian na napahiya ang mga iyon nang makita siyang ibang-iba na sa dati. Minsan, kapag binabalikan niyang nakaraan at kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan noon, kung gaano kadaming pagdurusa ay napapaiyak siya. Mayaman na siya at nabibili niya na ang lahat ng gusto niyang bilhin, pero malaking ngiti pa rin ang lumalabas sa kanyang bibig. Lalo na kapag nabibili niya ang mga bagay na dati-rati, hirap siyang bilhin. Nagpatuloy ang buhay ni Christian at mas nag-focus na siya ngayon sa mga positibong bagay. At sa lahat ng pinagdaanan niya, kasiyahan man o kalungkutan ay hindi nawala sa kanyang tabi, ang kanyang pamilya at nobya, kaya naman di nagtagal ay nag-propose na rin siya ng kasal kay Cheryl. Wala na akong ibang babaeng nakikita na makakasama ko sa habang buhay kundi ikaw lang. Marami na akong nakamit sa buhay. Marami na akong napagtagumpayan. Marami na akong pangarap na natupad. Pero isang pangarap na lang ang hindi pa. At iyon ay ang maging asawa ka. Mahal na mahal kita, Cheryl. Pakasalan mo ko. Naiyak naman ang dalaga habang paulit-ulit na napatango. O naman, papakasalan kita. Mahal din kita. Napuno ng hiyawan at pagmamahalang buong paligid. Ngayon, kasal na lang ang kulang at wala nang mahihiling pa si Christian kundi ang patuloy lang silang maging masaya, maligaya at masagana. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Basurero.